Ito ay pampadagdag lamang or enhancement lamang para mas magkaroon kayo ng matagumpay and successful na pagtatalik. Kasi alam naman natin na kapag ang isang couple ay mayroong isang healthy sex life, mas tumatagal ang relationship. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor? To please consider to subscribe to our YouTube channel, just click the subscribe button po dyan sa baba. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell in case may mga bago po tayong video na in-upload, ay mabigyan po kaagad kayo ng notification ni YouTube. And for today's video guys, pag-usapan natin about toys, mga laruan na pwede ninyong i-purchase sa mga tindahan, over the counter, mga online shop, o kaya naman bago kayo bumili, ano ba yung mga dapat ninyong i-consider? Ano bang klase ng laruan ang fit sa inyo? Iba-iba kasi ang kada type ng toys para sa isang tao. Iba-iba din yung ibinibigay netong pleasure sa bawat couple. So you have to consider kung ano bang klase, ano bang material yan, saan ba gawa yan. And of course, consider nyo rin yung presyo dahil hindi po mura ito. Hindi po ito 3 for 100, meron na, or 100 pesos. Wala pong ganun. Usually, medyo may kamahalan talaga ang mga laruan pagdating sa ganito. Okay, keep this in mind for your first purchase ng inyong sex toys. Number one, you have to figure out kung anong klaseng laruan ang gusto nyo talaga. Meron pong mga toy na para lang talaga sa inyong tinggil. Meron din naman na mga toy para talaga gusto ninyo ng may penetration. Like, parang size na talaga ng ari ng lalaki. So, depende po yan sa inyo kung saan kayo mas napipleasure. Kung saan kayo mas napipleasure, yun yung bilhin nyo. Hindi yung bibili kayo ng mas pleasurable sa inyo pag sa tinggal, tas bibili kayo yung parang size ng ari ng lalaki. Make sure lang na alam nyo talaga kung saan kayo napipleasure bago kayo mag-purchase. Second, na kailangan nyong i-consider, do a little research or mag-research muna kayo bago kayo bumili para mas makasigurado kayo. Over the internet naman, makikita yan. Magtingin kayo sa Google and then makikita nyo lahat yan kung ano yung magagandang klase ng mga sex toys na mag-fit sa inyo o dun sa gusto ninyong performance talaga. Alam kong medyo nahihiya kayo kapag tumitingin kayo sa mga store, sa mga online shop, ng mga ganitong klase ng laruan. Pero wag po kayong mahiya. Ang mga online shop na ito ay talagang ganun ang kinikater nilang mga produkto. So, inaantay lang nila kayong mag-purchase. So, go! And also, basahin nyo rin yung mga feedback ng mga toys na ito para may idea rin kayo kung ito ba ay para sa inyo or hindi. So, another thing to consider bago kayo bumili, of course, i-check nyo muna yung presyo. Baka kasi makabili nga kayo ng mura, tapos hindi naman maganda. Pagdating dyan sa inyo, magsisi kayo, sayang lang yung pera nyo. So, better na bumili na kayo ng medyo mamahalin, pero maganda naman ang performance ng laruan na ito. And of course, siguraduhin nyo syempre na durable ito or matibay. Always check the quality and not the quantity. 2,000 pesos to 4,000 pesos, magaganda na yan. Pero pag below mga 1,000 pesos, ay nako, huwag kayong umasa na mabibigyan kayo ng magandang performance niyan. Baka isa o dalawang gamit niyan, itapon nyo na dahil hindi na gumagana. So, better na i-check nyo muna yung quality ng produkto. Other things to consider, ito very important. Make sure na yung material nito ay safe. Dahil classified ito as novelty items, of course, hindi ito regulated ng FDA. That means, depende yan sa'yo kung ipapahama ka nito o hindi. Make sure lang na hindi kapitan ito ng bacteria. Usually, yung mga gawa sa rubber, yan yung mga kapitin ng bacteria. So, better na i-check nyo muna kung saan gawa yung material. Better na gawa sa silicone, glass, or yung mga stainless steel and Pyrex. Yan, magagandang klase ng mga laruan yan. Yun nga lang, medyo pricey ito. Pero aanhin mo naman, bibili ka ng mumurain,
baka mapahama ka pa na pwedeng mag-cause ng infection sa inyo. Kahit na on budget kayo, never ever compromise your safety. But iba kasing material ang mga ginagamit nila dyan. Naglipa na ang napakaraming klase ng toys at iba-ibang material. Again, huwag kayong bibili ng mumurain, tapos alam nyo namang hindi ito makakabuti sa inyo. Kasi hindi biro yan pag nagkaroon kayo ng mga infection. Mas malaki yung gagastos sa inyo. So, anumang klaseng laruan ito, mahal man ito o mumurain, make sure lang na pagkatapos ninyong gamitin ay hugasan ninyo ng mabuti at bago ninyo gamitin ay hugasan ninyo uli ito ng mabuti. And make sure din na kayo lang ang gagamit nito at huwag na huwag ninyong ipapahiram sa iba. So, bakit nga ba kinakailangan nyo bumili ng mga ganito? Ito ay pampadagdag lamang or enhancement lamang para mas magkaroon kayo ng matagumpay and successful na pagtatalik. Kasi alam naman natin na kapag ang isang couple ay mayroong isang healthy sex life, mas tumatagal ang relationship niyan. Mas nagiging masarap ang relationship niyan. Dapat talagang idagdag niyo ito for your enhancement kasi marami akong nakukuhang mga PM, personal message na hindi talaga nasasatisfy sila doon sa kanilang mga mister or kanilang boyfriend. Pinifake na nga lang daw nila. So, na-realize ko na talaga palang hindi lahat ng babae ay nakakatapos. May mga nagpapa-counsel din sa akin tungkol dito. Ang sinasuggest ko, gumamit nga ng mga ganitong klase ng toys. So, ngayon, so far, successful naman. So, I hope you guys magkaroon din kayo ng successful na paglalambingan. And last one, of course, ilagay nyo na yan sa mga cart ninyo and mag-check out na kayo. Mag-check kayo sa Shopee, sa Lazada. Meron yan. Available po yung mga product na yan. Diyan, hindi kayo mahihiyang bumili kasi hindi naman kayo kilala. So, yun lang guys ang video natin for today. I hope nakatulong ang mga tips na pinag-usapan natin dito. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up. Comment down below. Sa mga hindi po po nakakapag-subscribe, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating subscribe button. Libre po iyan. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out!